Iriwang din po natin ang dakilang kapistahan or solemnity of Mary, Mother of God. Palapakan nga natin ng mahal na Birheng Maria. Alam niyo mga kapatid, yung pagdiriwang po natin ng Pasko ay hindi lamang po natapos noong December 25. Kung titingnan po natin sa turo ng simbahan, ito'y halos isang araw, pero nakapaloob sa walong araw. Tinatawag po natin itong Oktava. 8 days of celebration. Bakit? Para ipakita sa atin yung kahalagahan ng kapanganakan ng ating Panginoong Hesus. At ngayon pong sa araw na ito, ipinagdiriwang natin si Maria bilang ina ng Diyos. Si Maria, iba ang kanyang pagkananay. Mary has a different motherhood. Bakit? Kasi sa kanyang sinapupunan, dinala ang grasya na iniintay ng lahat. At sino yung dinala ni Maria? Si Jesus. Kaya si Maria ay isang dakilang babae sapagkat sa pamamagitan niya naganap yung kwento ng kaligtasan para sa ating lahat. Kaya ito'y sana maganda nating gawin ngayong taon na ito. Matutong magnilay. Kamusta na ba ako? Ano ba itong ginagawa ko? Saan ba ako patungo? Kaya maraming mga tao na papahamak. Sabihin nyo, bakit? Kasi padaskol-daskol. Ano ibig sabihin nun? Tirang bahala. Emosyonal. Hindi pinagninilayan, hindi pinag-iisipan yung gagawin. Lastly, sa ginawa ng mahal na birhen ay ito. Learn to cooperate. Ulitin nyo nga po. Learn to cooperate. Sabi po sa dulo ng Ebanghelyo ay ito, pagdating ng 8th araw, ay tinuli ang bata at pinangalan ng Jesus. Tingnan nyo si Maria. Ito yung sabi ng anghel sa kanya nung binati siya. Yung anak mo ay papangalan ng Jesus. At anong ginawa ni Maria? Sinunod niya ang sinabi ng anghel. At ganyan din po ang ginagawa ng isang totoo na nakikinig sa salita ng Diyos at totoo na nagninilay sa salita ng Diyos. He is or she is cooperating in the plan of God.